Simulan naman natin ang kwentuhan ngayong araw sa ating Soyu kasabihan. Ayan. Uy, Soyu kasabihan ha, dahil tayo mga Pilipino ay mahilig sa mga kasabihan. Ito, basahin na natin ang unang Soyu kasabihan. Yep. Ang ating Soyu kasabihan. Kwarta na, naging bato pa. Damn na! Alam mo, yun. Alam, madalas mangyari yan, no? At saka paboritong kasabihan yun, pagka, alam mo, pag minamalas ka bigla, kwarta na, naging bato pa. Oo. Mga Pinoy eh. Yung pag minawalang, opportunity. Na dapat piniklaim na nila na sa kanila, na kahit aminin natin na minsan hindi pa 100% na sa'yo, kinaklaim mo na eh, kaya kwarta na, naging bato pa. Pero ito, Kuya Nico, JR, Janine, ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan ng mga pangyayari na dapat kwarta na, naging bato pa? Based on our experience ba, may pinagdaanan ba kayo? Kasi, iba-iba yan. For example, sa akin, yung kwarta na naging bato pa, may nag-i-inquire sa akin trabaho. Kasi, parang mga racket, alam nyo na noon, wala pang pandemic. Siyempre, sa ating social media, minsan natatabunan yan. Napabayaan, hindi ko siya nabalikan, hanggang nakakuha na siya ng ibang artist. Alam mo na, kwarta na naging bato pa. Kung nakapag-rely lang sana ako uli sa kanya, pera na. So, sa akin, ang advice ko, tutukan nyo mabuti yan, di ba? Yung mga ganyan. Kung alam nyo yung opportunity na yan, trabahuin nyo mabuti yan para hindi maging bato. Yun yung tama, na naging experience ko. Nakapabayaan ko siya, hindi ko siya agad nabalikan yung trabaho. Mm. Yun. Ako siguro yung mga nakakancel na events sana dahil example sa SCED. Pero nung dumating na yung time sa SCED na yun, yun din nakancel. So parang Dalawa. Parehong nawala. Diba? So, sayang din. So, I think dapat nako-consider natin talaga yung oras ng tao. So, if you confirm something, dapat sigurado na talaga hindi ka na magka-cancel. Para... Tama yan, Janine. Feeling ko, hindi naman talaga lahat kaya nating makuha. May mga bagay talaga na may makakancel. Hindi natin hawak ang panahon. Tama yung sinabi ni Janine. Yes. Saka, yung mga conflicts, no? Kunyari, yun nga, parang... Doon din nangyari sa akin before parang commercial TVC. Tapos meron akong show from ibang ibang show naman. Alam mo yung bigla sila nagtama. So parang nakapag-go na ako sa isa pero hindi ko inexpect na magsasabay sila ng date. So parang para sa akin, alam mo yun, pera na naging bato pa. Pasok din siya sa ganun. So parang pareho siyang nawala. Kasi nga pareho nagtama yung schedule. Same parang, with Janine. Oo, yun. So, pera na naging bato pa talaga. Oo. Si Elaine ba, may ganyan? May experience ka rin? May mga ganun po. Pero minsan po yung mga, syempre, yung mga missed, yung pinapalagpas ng mga opportunities dahil nahiya, ganun. Di ba, may mga ganung time na minsan hindi ka confident. So, minsan napapalagpas mo yung mga opportunity. So, parang ganun, kwarta na naging bato pa. Yeah. So, yun pero ngayon natututo naman tayo na maging confident na kayang-kaya pala natin gawin yung mga bagay na talagang uneasy tayong gawin. Ayan, relate si Janine. Para hindi na maging bato yung pera, di ba? Sayang kasi opportunity hindi palaging nandiyan yan. So, grab natin yan hanggang kaya natin, oo. At iiwasan ng conflict. Para... Conflict. Conflict. Okay. Next, so yung kasabihan, number two. Next. Ayan. Ako ang nagbayo. Ako ang nagsaing. Saka ng malutoy, iba ang kumain. Ay, nasulot. Sulutan to, ha? Parang sa mga matadahan. Sulot ba yan? Parang relationship. Pero, ako mag-start ng relationship. Parang, mangyari rin sa akin yan kasi madalas akong mag-try sa mga TVCs eh. So, ang tagal kong uma-attend ng TV, ng BTR. Tapos ang BTR kasi, maraming process yan. Parang ilang araw siya nagaganap hanggang umabot sa final casting. So, attend ng BTR kasi gustong-gusto ko yung project. Tapos, pagdating ng final casting, may kumusap sa akin na caster na, kilala mo ba si ganito? Tapos sinabi ko, ayaw, kilala ko yan. Sige, papuntayin mo naman siya. Ako pa nagpapunta. So, pagpunta nung gaya na pinapunta ko, siya yung nakuha. Hinga mo ng finder's fee. Diba? Communication base. Parang sa akin, parang niluto ko siya ng niluto, diba? Parang ganun. Punta ko ng punta, lahat, nalam ko. Ngayon yung tinanong sa akin kung kilala ko ba yung guy na to, then tinuro ko lahat sa kanya ng mga gagawin.
Siya yung nakuha. Siya yung nakuha. Oh, may ganun talaga. Kayo ba, Janine? Elaine, meron? Siguro yung mga... Siguro pag may specific na ano, yung meron akong nung student pa po. Nung ako yung parang gumawa ng project and everything. Lalo na sa mga group work. Tapos, usually, alam mo yan, yung parang leader talaga yung gumagawa ng buong. Tapos, at the end of the day, parang nakakainis na yung mga groupmates mo na walang ginawa, sila pa yung hinabang. Tapos ikaw, No! Hindi, parang gano'n. Parang yung mga ikaw nag-effort, tapos iba pa yung... Si Elaine, meron? Sa ngayon po, wala pa naman po. Pero yung siguro yung nakaka-relate ako kay Janine kasi syempre nagdaan sa pagiging estudyante, ganun. So, wala tayong magagawa eh. So, ano na lang, talagang si Lord na bahala. Kumbaga, ganun. Si Lord na bahala. Ako, relate ako dito sa hinayupak na anong pangalan nito. Ako ang nagbayo o nagsaing. 5 taon mong pinagtrabawan, 5 taon kong pinagtipidan, iba yung nakinabang. Alam naman yan mga ating mga Showtime Onliners. So, ingat tayo, ha? Kagaya ko na yung sa mga ganyang, alam mo na yung mga invest, ingat tayo kasi sayang yung pagbabayo natin, pagtsatsaga natin, tas ibang tao palang makikinabang. Parang nagtrabaho ako para sa kanya. Sana pala inampun ko na lang siya, ginawa ko siya kanya. ingat tayo kasi yan mga pinaghihirapan natin, dapat ang nakikinabang dyan tayo tsaka mga mahal natin sa buhay, walang karapatan dyan yung mga ibang tao, so di ba? Ingat tayo. True. Pero yung sa akin na hindi naman yung parang bad something, parang gusto ko lang din sabihin na kunyari kung para sa'yo kung hindi para sa'yo, kahit ano ang gawin mo, ulit mo mang gawin yan, kung hindi yan para sa'yo, hindi mo siya makukuha. So